So yon, what's up mga lots? It's your boy, Dan Mark Yon. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay limang bagay na kailangan yung tandaan sa mga first timer dyan na gustong magpatato. Ano yon? Samahan nyo ako dito. Medyo mainit dito guys. Sige na, game na. Peace! So yun mga lots, babalik tayo. Yun. Kasama natin si Chino Boy, isang tattoo artist din. So yun, pag-uusapan na natin yung limang bagay na importante ba? Limang bagay na importante bago ay magtattoo. So, lalo na sa mga first timer dyan, kailangan mainit kayo. Pakinggan nyo itong tips ko na to. Una. Yung unang-unang tip na sasabihin ko sa inyo. Tol, sabihin mo kung ano unang tip na kailangan nilang tandaan. Siyempre, ang pinakamahalaga dyan yung check natin yung profile ng tattoo artist natin. Yun, number one yun. I-check nyo yung profile. Yung, check. Yung portfolio ba, kung tawagin ng mga tattoo artist, yung portfolio, yung mga gawa, kung ilang taon na nagtatattoo yung artist. Para makita nyo kung talagang marami na siya nagawa, maayos pa. Yun, tama yun. Titignan nyo rin kung na-attend ba siya ng DOH, yung mga seminars, ng mga hygiene, ng cleanliness. Importante yun dahil tandaan nyo, yung infection, sa yung mga sakit na pwede matransfer sa pagpapatato. Kasi mayroong mga artist dyan, pero hindi ko alam. Ha? Siguro may ilan artist dyan na hindi nagpapalit ng needle. Ginagamit pa rin yung needle na ginamit na sa ibang tao, sa ibang kliyente. Yun, pwede kasi magkaroon ng transfer ng sakit like HIV, HEPA, kung ano naman sakit na pwede malipat sa inyo. May infect yung balat nyo, ganun. Siyempre, di ba? Yun. Makakano rin. So, yun. Yun yung unang tip ko sa inyo. Pangalawa. So, yun. Nandito na tayo sa pangalawang tip. Number two. So, yun. Ang pangalawang tip natin, Chino Boy. Pumila ng design na may meaning sa'yo. Yun. Importante yun. Pumili kayo ng design na merong kahulugan sa inyo. Bakit? Kasi pag once na walang kahulugan sa inyo yung tattoo or design, madali kayong magsawa. Oo. Sa mas maganda, tol, di ba? Mas maganda sa balat yung may ibig sabihin oo, yung tattoo mo. Hindi mo siya pagsasawaan kasi may meaning siya eh. Tama. Ibig sabihin siya na, sarap na ganda. Hindi siya agad magsasawa. Oo. Kaya importante yon na yung design na pipiliin nyo pag mas na magpapatatuo kayo ay may ibig sabihin sa inyo. Kasi yun nga sinasabi ko, madaling magsawa pag yung isang tattoo sa katawan mo ay walang kahulugan sa'yo. Kasi pag may naita kang mas maganda sa'yo yung uy, mas maganda yung tattoo nun. Ang inat pala, hindi pala ito yung pinatatuo. So ganun. Kaya yun, tandaan nyo yung number 2 natin, kailangan pumili kayo ng talagang design na may kahulugan sa inyo. Yan. Pangatlo. So, sa pangatlong tip na tayo, tol, mga pangatlong tip na, okay. So, yun, ang pangatlong tip ko sa inyo, sa mga baguhan dyan, ito, lagi nyo tatandaan ko. Huwag maging barat sa sarili nyong balat. Yun. Alam nyo kung bakit? Kasi, ang tattoo, number one, art yan. Para ang bumibili ng painting ba? Na talaga mataas ang worth kasi pinagpaguran at pinaghirapan ng isang artist yan. Ganun lang din naman. Sa atol, di ba, pag ikaw, minsan pag mababa yung binabarat ka na atamad gumawa, di ba? So doon naman yun kasi ang ginagawa naman namin ay hindi biro. Tandaan nyo lagi na pangalan namin na nakasalalay dito. So ang binabayaran nyo dito sa amin ay hindi yung gamit lang na ginagamit namin sa inyo sa pagpapatato. Yung talagang binabayaran nyo sa mga tattoo artists yung skills at yung talento nila na pinagpaguran nila ng ilang taon na nag-aaral para lang mabigyan ngayon na magandang tattoo. Kaya dun sa, di ba, sa unang tip na sinabi natin, tol, na i-check yung profile. Check. Number one, i-check yung profile kasi makikita nyo yung achievement ng artist na kung nakikita nyo yung portfolio ng mga gawa niya. Sa lagi yung tatandam, balat nyo yan. Naagastos nga kayo sa ibang bagay, di ba? Siyempre may meaning yung itinapatatoo nyo. Siyempre, medyo
So, may kamahalan ng konti. At least, magagawa ng maayos. Yun, tama yun. Sa, tandaan nyo, sa atawan nyo yan. Katawan nyo, huwag nyo titipirin yung katawan nyo. Sa inyo po yan. Gumagastos kayo minsan sa cellphone na magkano, na gusto nyo, di ba? Mga like 30,000 na cellphone. Pero masisira yun. Unlike ang tattoo, na habang buhay mong bit-bit yan, na kahit mamatay ka na, ilibing ka man, pero pag nabulok ka, wala na. Pero ibig sabihin, hanggang mamatay ka, asama mo yun, diba? Asama mo. Nakadikit na sa atin yun sa pang-araw-araw na buhay na natin. Mismo. Yan ang bagay na hindi-hindi mananao sa inyo. Kaya yun, sa mga ano dyan, huwag kayo magiging barat ha. Sa mga sarili nyong balat. Achieve na rin natin. Pwede naman humingi ng discount. Pero wag yung ikaw pa yung magpe-presyo na kung magkano gusto yung presyo mo dun sa tattoo mo. Tanda mo yun. Huwag na huwag yung ganun. Dahil dun pa lang yung artist na pwedeng tamarin or hindi ka na tanggapin or hindi ka na schedule na sa gusto nyo na gusto mo maging tattoo para sa'yo. So yun lang, tips namin yun. Huwag maging barat sa sarili mong balat. Ulitin ko ha, huwag maging barat sa sarili mong balat. Yun. Pang-apat. So yun, pang-apat na tips na tayo. 4. Ayan. Box, sabihin mo yo. Box. Siyempre, pang-apat natin, important yung bagay din ito. Yun naman basta-basta ito, nagpatatlo tayo, di ba? So, yes, ito yun eh. Huwag tayong magmarunong, tama ba? Marunong sa isang tattoo artist. Huwag natin siyang pangunahan. During session. During session. Yun. Kasi meron kasing tool na kliyente na, uy, parang ganito. Parang mali, di ba? Mali. Huwag ganun. Kasi number one yung parang disrespect na yun eh. Di ba? Pag once na nagpa-schedule ka sa tattoo artist na yan, dapat buo yung tiwala mo. At yung respeto mo. Kaya buo kaming gumawa nun. Kasi kaya ka nga nagpa-schedule dyan. Kasi nga alam mong kaya niyang gawin kung ano yung gusto mong ipagawa eh. Tapos pag nasa session ka na, ay sir, pwedeng ano, kasi parang ganito, maling. Di ba? May mga ganun kasi, di ba? May mga ganun. Nakakainis yun. Di, totoo. Di ba, tol, nakakainis yun? Mm-hmm. Totoo yun, nakakainis yun pag ganun na, minsan may session na akong ganun na, mas marunong pa. Oo, tol, nangyari na yun. Ang mabwisit nga ako dun. Pero, di ko na lang pinapalata, pero ginagawa ko pa rin na maayos yung tattoo. Pero, syempre, yun nga, kailangan yun na, bilang tayo naman, sa mga tattoo artist naman dyan na nanonood, bilang tayo tattoo artist naman, dapat yung pasensya natin mahaba. Kasi kahit sabihin natin na sobrang kulit or sobrang barubal ng kliyente natin, nagmamarunong na siya. Nagmamarunong. Maging magpaumbaba pa rin tayo. Dahil tandaan nyo, sa bawat obra na ginagawa natin, pangalan natin ang nakasalalay dito. Yun ang lagi yung tatandaan. Alam ko naman alam nyo yun. Pero sa mga baguhan din ng mga tattoo artist na nanonood at sumusubaybay dito sa vlog ko. So yun ang tips ko naman sa inyo. Hindi lang, siningit ko lang yun. So yun, yung number 4 natin, yun. Sa mga baguhan lang dyan, sa mga first timer ha, huwag po kayong ganun, na huwag na mas marunong pa kayo sa tattoo artist. Yan ang manduhan, kasi alam naman yung nagawin. Yun. During, sa matapos po yung tattoo. Mismo, yun. So, yun. Kaya yun ha, huwag kayo mas marunong sa tattoo artist during session. So, yun. Panglima. So, ito, yun. Sa panglima na tayo. Yun. Sa panglima naman natin na tip ko sa inyo, yun. Siyempre, after ng session, ito, pinaka-importante ito. Dahil maraming problema ang dumarating na gaito sa mga tattoo artists din. Lalo na sa mga kliyente na matitigas ang ulo. Mm-hmm. Lalo sa mga first-timer. Kaya yun, pag nagbigay sa inyo ng tips yung artist, painggan nyo. So ito, ang panglima natin, mainig sa artist para sa aftercare ng tattoo nyo. Aha. Yan, napaka-importante yan. Kasi kahit anong ganda or kahit gaano kalinis, paggawa ng tattoo artist dun sa tattoo na pinagawa nyo sa anya. Kung kayo naman sa pagpapagaling nyo, sarili nyo, diba, hindi sila maayos magpagaling, dun nagkaaroon ng problema yung tattoo. Hindi na susunod. Yung aftercare. Na, yun na, yung parang mas naikinig pa kayo sa mga kaibigan nyo. Tol, lagyan mo lang petroleum. Lotion! Yun, number one yun na, wag na wag kayo maglalagay ng petroleum during ng healing process. Kasi naalas makasira na tattoo at hindi talaga siya allow na gawin yun. Opo. Kaya yun, sa mga tattoo artist nyo, nagpa-tattoo kayo, na after session may sinabi, oh, ganito po gawin nyo, na ganito po ang sundin yung na healing method.
sundin niyo yun. Oo. Kasi alam ni tattoo artist yun tuloy. Pag huwag kayong mahikinig sa... Mahikinig. Mahikinig sa ibang sinasabi ng tao. Kasi hindi nyo naman po sila artist eh, o siya. Sa mismong artist nun po kayo dapat talaga sumunod. Ayun. Kasi siya po ang nakakaalam ng magandang paraan para gumaling na maayos po. Yun, tama yun. Painggan niyo yung artist, huwag yung ano. Dahil, alam ng artist yan. Dahil dumaan nga, sinasabi ko nga sa'yo, dumaan sa seminar yan. Dumaan sa DOH yan. Na kung saan ituturo sa tinuro sa amin lahat kung paano yung tamang pagpapagaling ng tato. So yun, kaya yun, mainit kayo palagi. Kasi meron kasi merong boom. Sir, ba't kaya gito nangyari? Naglana na, di ba? Admitang ganun eh. Normal lang po ba yung oo. Yung pag-scabbing naman, yung pagmamalat or yung paglalangib, normal lang naman. Pero may iba't ibang klase ng paglalangib. Meron kasi malalim na. So yun nga. Pero pero natural lang yun. Kasi iba't iba ang part ng katawan eh. Merong may langibin, merong hindi, merong ganun. Pero depende, minsan din sa paggawa din ng artist. Kaya yun, lagi nyo tatandaan, napakinggan nyo lagi si artist nyo kung ano yung bibigay sa inyong tips para dun sa pinagawa niyong tattoo. Kasi importante yun. Kasi, kahit anong ganda ng tattoo na pinagawa sa inyo, ayos. Pinapabayaan nyo, hindi nyo sinusunod yun. Useless din, sayang lang. Sayang lang yung perang gagastusin nyo dun sa tattoo niyo. Sa para wala kayong maging problema ni artist. So, baka masumunod lang, di ba? Mga siguro dalawa, tatlong beses yung naman sasabihin sa inyo. Ganito po yung tama. Yung ganun lang. So yun, nga pala tol, isishare ko na lang din sa inyo kung paano naman sinasabi ko sa mga client ko after ng session, kung paano nila i-aftercare yun. Ito sa akin lang din ha. Natutunan ko lang din to sa isang tattoo artist na talagang lihitin mong artist na sobrang solid na idol ko. Idol natin doon. Oo na. Si, yun, binggit-banggitin ko na si Sir Hilo Bautista. Yun, so yun. Shoutout sa'yo, Sir Hilo. So yun. Yan, sinabi nga sa akin ni Sir Hilo na yun ah, after ng session, pag-uwi ng bahay, 3 hours, i-warm water ba, nalinis. Oh, tapos, yun nga, yung safeguard na sabon, yung white, pabulayin nyo lang siya. Huwag nyo i-direct yung bar. Pabulayin nyo lang, tapos ipahid nyo yung pinaabula dun sa tattoo. Tapos, ang ipangbabanlaw nyo ngayon, malamig na tubig. Yan, pinapagawa ko sa client yun ng 7 days or kaya 5 days. Depende kung mabilis yung pag-heal ng balat. Yan. Effective yun. Oh, effective siya doon. Nakita ko sa isang client mo. Tapos yun nga, after nun, pag nasa 7 days, nagbalat na siya at wala na mga maliliit na konti, mga konting langib na at nagda-drain na. Pwede nyo siya lagyan ng moisturizer na para hindi siya magmanatiling dry lang kasi para mas maganda yung pagbabalat niya. So, yun. Diba? Basta yun, lagi yung tatandaan na mainig sa tattoo artist nyo na dun sa mga aftercare na ituturo sa inyo. Ako. Para sa inyo yun. So yun, mga lots. Napainggan nyo ni limang tips na binigay nyo namin sa inyo, Chino Boy. So yun, sana meron man lang kayong nakuhang konting mga aral man lang dun sa binigay kaalaman, namin, kaalaman na binigay namin sa inyo na tip, mga proper, mga gano'n. Yun, yung ulitin natin na yung unang-una, i-check yung profile. Mm-hmm. Yun, i-check natin profile. Pangalawa, pumili ng design na talagang may kahulugan sa inyo. Yung pangatlo, ito yung pinaka-importante. Huwag kayo magambarat sa sarili yung balat. Yan, ulitin ko na lang ulit. Tapos yung pang-apat, huwag mas maging marunong pa kayo dun sa tattoo artist during session. Opo. Mm-hmm. Tapos yung pang-lima, yun nga, na yung aftercare ng tattoo niya. Sana doon sa binigay namin na limang tips na yun, may makatulong po sa inyo. Lalo sa mga first timer na gusto magpatattoo dyan. Kung meron pong makaka-adapt, mas magandang tulong po yun. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Kung may mga gusto kayong ipa-content sa akin, or kaya may mga suggestion kayo, or kaya mga tanong pa, na meron pa ang gusto kayong itanong, mag-comment lang kayo at babasahin natin at magre-reply po sa inyo. So yun, muli po kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Maraming salamat sa inyo. At nga pala, maraming salamat sa sponsor po natin na Stay Still Solution, yes. Inkstax Avenue. Yan. Sa mga gustong umorder sa mga kapwa kong tattoo artist dyan na nanunood or sumusubaybay sa akin, try nyo po yung Stay Still Solution. Sobrang punat. Panuorin nyo po pala. Gumawa ako ng vlog tungkol po dun sa stencil stuff na yon.
talagang sobrang kunat, mas maunat pa sa mukha ng client. De, joke lang, pero totoo, solid siya, solid. So yan, sa mga ano naman, sa mga tattoo supply na gustong umorder or na para sa inyo, nagagamitin nyo, yun kay Inkstax, abin nyo naman kayo order. Ilalagay ko na lang sa description yung sa description yung mga link nila para doon nyo sila kontakin. Yun muli. Maraming salamat sa mga sponsor natin diyan, kay Madam Chaser, kay Perry, kay Sir Gold Custodio. Yun, maraming salamat sa inyo. At syempre, shout out nga pala sa lahat ng mga kagrupo ko sa Philippine Alliance of Inkers. Yo. Yan, kila Sir Cap Randis, Cap Ronald. Yan, sa lahat ng mga officers ng Pain. Yan, what's up at shout out. Shout out po. Shout out sa inyong lahat. Yan, sa batch 6 ng mga kabatch ko. Shout out sa inyong lahat. Shout out po lahat. Cap, sa inyong lahat. So yun, muli ay kami nagpapasalamat. Keep safe sa inyong lahat. Sama-sama ulit tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat sa inyo. Peace.